What's up, mga kapaparod drive ko? Muli po, nandito naman po ang inyong paparod drive vlogs na patuloy po sa inyo po ay magbibigay po ng panibago pong informative na topic na tungkol po na naman ito sa part 3 po ng pedestrian crossing. So bakit napakahalaga na natin pag-usapan itong about pedestrian crossing? This is the last part na po ng pedestrian crossing. Dapat po natin itong nalalaman upang nasa gayon ay atin pong nalalaman ang magiging violation po natin. So ang pag-usapan po natin dito ngayon, ano ang magiging violation mo once na nahit mo ang pedestrian lane na iyan. Pero kung hindi pa po tayo magkaibigan, wala kang ibang gagawin kundi pakisubscribe ang channel ko and pakipress ang notification bell upang nang sa ganun ay manotify ka sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa. And paki-like and share it to others upang nang sa ganun alam nila na hindi pala nila dapat na hinihit o tinutungtungan ang pedestrian crossing na iyan. Napaka-importante po niyan. May violation yan. Lalo na pagdating sa trapikan, ang akala mo okay lang na yan ay iyong tungtungan. Huwag mo pong tutungtungan. Dapat laging open ang yan. So, sa akin pong pagmamaneho, sa aking pagdadrive sa kalsada, lalo na po pagdating po sa mga pedestrian crossing, marami po pala ang mga motorista o mga driver na hindi pa po alam kung dapat bang ihit o dapat bang tungtungan ang pedestrian lane yan o dapat ba ay open lang yan. So napapansin ko po, makikita nyo po mamaya sa mga video ng ipakikita ko po sa inyo, ang mga driver na kung baga sa ano, siguro hindi po talaga nila alam dahil ang totoo, hindi naman sila po nag-exam sa LTO. Yan po ay lumalabas kasi sa LTO kung dapat mo bang ihit yan or dapat ba ay open lang yan. Nasa exam po yan sa LTO, no? So napapansin ko po na once na may mga trafika na ganyan, hindi po nila magawa na hindi ihit yan. Talagang sinasarhan po nila. So mali po yun. Ngayon pag-aralan natin anong kaso ang pwedeng makuha mo or maging violation mo kapag ka ikaw ay nag-hit ng pedestrian crossing na yan. At magkano ba ang maaari mong maging multa dyan? Okay, guys, lagi po nating iisipin, mga driver po dyan na hindi pa po alam ang kahalagahan ng pedestrian crossing na hinihit po nila or tinutungtungan nila kapag oras ng trapikan, wag po, kasi yan po ay tawiran ng tao. Dapat po laging open yan. Dapat po hindi po yan dapat nating sinasarhan. At kung ikaw ay mahuhuli ng enforcer or sino man na officers ng gobyerno na naka-assign dyan sa lugar na yan, and kahit nga minsan na hindi pa officers, camera na lang, CCTV camera sa Paranaque, maraming pong ganyan na ang akala ay walang nagbabantay, yung pala may CCTV camera. Diyos ko Lord, pag nahuli ka po dyan, ang kaso mo ay hitting yellow lanes, wala ka pong magagawa dyan, tutubos at tutubos ka, no? At ang pinakamababa po dyan multa ay 2,000 or 2,500. Pero pag dito po sa Paranaque ikaw ay nahuli na nag-hit nyan, na tinungtungan mo po yung pedestrian lane na yan, 3,500 po ang babayaran mo dyan. Sakit sa bulsa, di ba? Kaya napakasimple lang naman eh, no? Isipin na lang natin na ang pedestrian crossing na yan ay tawiran ng tao. So anytime may taong tatawid dyan, kung traffic, syempre tatawid siya dahil alam niya ang traffic. Pero paano siya makakatawid kung ikaw hinarangan mo? Di ba? E di liliban siya doon na sa hindi na pedestrian. Kasalanan mo. Just in case na magkaroon ng abirya ang tumawid na yon. So guys, maging aware ka po. Maging maingat ka po sa paggamit ng pedestrian crossing na iyan. No? Ulitin ko, violation po ang ihit mo yan. So mga makikita po ninyo mamaya, pakikita ko sa inyo yung mga clips or videos na aking mga kinunan na mga nag-hit po ng pedestrian lane. So tara, manunood tayo. Panoorin natin yung ilang mga motorista na nakita ko na hinit, tinungtungan ang pedestrian lane. Nang akala nila okay lang, hindi nila alam
violation pala yun, no? Magugulat ka na lang pag isang beses bigla kang nilapitan ng isang enforcers or officers or any traffic officers. Bakit ka tinitigitan? Bakit hinuhuli? Minsan ikaw pa yung magagalit. Hindi mo alam na hitting the yellow lanes ka na pala, no? So sana po nalalaman po natin to, mga driver dyan na hindi po alam kung ano ba ang kalagahan ng pedestrian lane. Ito po ang pagkakataon para malaman nyo kung dapat nyo bang ihit yan or dapat ay open lang yan. So tara, panoorin natin, no? At kayo na po ang musga, kayo na po ang magsabi, kayo na po ang tumingin kung tama ba ang kanilang ginawa. Okay? And guys, na pedestrian, nakita nyo yan, huwag nyo yan itatouch kung ihit yan, kasi pag hinit nyo yan, sigurado magkaka-violation kayo, hitting yellow lane ang kaso nyo. Yan guys, na yan, ayan, ganyan. Bawal yan. Mahihiting yellow lane ka dyan. Kung talagang huhulihin ka. So ayun, napanood nyo na, nakita nyo, tinungtungan nila, di ba? Nakita nyo, sinarhan pa talaga nila. Nakita nyo, halos wala nang tatawiran ang tao. Kasi bakit? Sinarhan na nila eh. Na dapat sana ay open nga lang po yan palagi. Yan po ang palagi ko pong sasabihin sa inyong mga motorista o mga driver na hindi po alam ang kahalagahan ng pedestrian lane or pedestrian crossing or pedsing. So, paano po? Sana po ako po ay nakapagbigay po na naman ng panibago pong tips na naman sa inyo. Panibagong kaalaman sa kalsada sa aking Papa Road Drive Vlogs, Safety Driving and Road Tips na nawa po ay nakadagdag po sa inyong kaalaman sa kalsada. Sa mga hindi po kumuha ng exam at sa mga nagpalakad lamang po sa fixer, yan po ang nangyayari. Talagang kung titingnan mo, makikita mo ang performance na nila sa kalsada, talagang masasabi mo na hindi ito nag-exam. So, kung kayo po ay may mga katanungan pa or nais pang malaman tungkol po sa mga tips sa kalsada, nais nyo pong itanong sa akin, wala ka pong gagawin ay just leave your comment down below at akin po yung pag-aaralan upang nang sa gayon magawang ko pa ng video at nang aking masagot ang inyong katanungan. At kung hindi pa po tayo magkaibigan, kung hindi nyo pa po ako kakonek sa isa't isa, hindi pa tayo, eka nga, sabi nga, magkadaupang palad. Daupang palad ba talaga? No? Wala ka pong ibang gagawin, kundi pakisubscribe ang channel ko and pakipress the notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video gagawin ko pa. At pakilike and share it to others upang nang sa gayon malaman ng mga iba pang mga drivers o motorista na mali pala na kanilang tungtungan o sarhan ang pedestrian lane. At bilang pagtatapos na namang muli, narito naman po ang aking palagi at patuloy at paulit-ulit na aking sinasabi po sa inyo at pinapaalala, no? Sa lahat po ng mga driver o mga motorista po dyan, ay huwag po tayong palaging nagmamadali. Dahil baka imbis na ikaw ay mapadali, sa aksidente ikaw ay mapagawi. Ating buhay ay ingatan palagi. Isipin mo ang ating pamilya na naghihintay sa ating pag-uwi. Paano? Bye-bye. God bless. This is your Papa Road Drive Vlogs. Nagsasabi sa inyo ng hasta la vista, baby. Mwah. See you in my next vlog.